Marami na. Ano bang ginawa ko sa iyo, Era? Wala naman yung nakikita. Sagutin mo yung tanong ko. Tumayo ka. Gusto ko naman si Mama sa grupo niyo. Alam mo, sa grupo namin, walang lalampalampa. Walang mahina. Alam mo, girl, kung gusto mo talagang sumama sa grupo namin, dapat maganda yung susunod mo bukas. Ano, game ka ba? Game. Hello, Nay? Napatawag po kayo? Ayos lang naman po kami. Nay, may babalita po sana ako sa inyo. Si ate po kasi hindi na po mapasok sa school. Nandito po siya ngayon. Pwede niyo po siya. Kausapin niyo po siya. Sige po. Oo, oh, ano na lang partyhan yan. Oo, oh, napatawag ka. May paki ka pala sa akin ngayon. Oh, bakit? Totoo naman, di ba? Iniwan mo kami. Kasi wala kang paki. Bakit? Bakit mo ako sinisisi?
Ako ba ang nagtulak sa'yo para pumunta ka dyan? Hindi naman namin kailangan ng material na bagay na eh. Ikaw ang kailangan ko. Kailangan ka namin dito. Ano? Ba't hindi mo sinabi? 10 taon? Dalawang buwan na ang nakalipas at tuluyan na nga kami naghiwa-hiwalay ng mga kaibigan ko dahil sa mga nangyayari sa amin. Pero hindi mo maipagkakaila na magkasalubong kami. Minsan nga, nakita ko si Marco sa library. Nagitian kami kasi tinulungan niya ako. At nakakatawa nga, parang nag-iilangan pa. Nakita ko rin si Marga. Nag-aaral siya. At masaya akong makita siya na ganun. At ang hindi ko inaasahan nang makita ko si Aira nasa church. At masasabi kong nagsisimula na siyang magbago. Siguro yun nga ang plano ng Diyos para sa amin, na kahit magkahiwa-hiwalay kami, ay bibigyan kami ng pagkakataon para magbago. Siguro ganun nga. At sa ngayon, patuloy namin haharapin ang mga nakatakda sa amin. At ang nakaraan, unti-unti namin kalilimutan. Wala para gabayan.